O kayo ho ay naka-MGCQ, Mayor? That's correct, Johnson. Mga since naka-MGCQ na kami kasi awa ng Diyos at because of the faithful compliance ng ating mga tao dito and of course the support of the national government, naka-MGCQ ka tayo pero medyo mahigpit pa rin, Johnson, because we should never be complacent. We should kailangan talaga maghigpit pa rin tayo maski MGCQ, quarantine pa rin yun eh. Mm-mm. Ibig sabihin ng quarantine, ang general rule is stay home and you only go out if there is a need for an essential matter to be acquired or mga emergency measures. So, maski MGCQ kami, Johnson, medyo we are still adopting a strictler policy, especially on the implementation of the minimum health requirements, Johnson. Bali, gano'n na ho kayo katagal na naka sa ilalim sa MGCQ, Mayor? Mga mag-isang buwan na, Johnson. Salamat. Medyo maganda naman ang takbo, Johnson. Kasi kung may increase man, but dalawang digits na lang at saka nag-flatten na talaga ang curve namin dito sa Cebu City. Kung mamarapatin mo, ang data ko dito as of yesterday, no? September 22, of course, ang cases total is 9,920 pero ang recovery natin is 8,873 or a recovery rate of 89.45%. Mm-hmm. Tapos yung new cases natin 12 lang, 12 lang as of September 22. Tapos we have zero death mortality. Opo. Kaya medyo sabihin natin na medyo encouraging ang ating dito, ang ating kondisyon. But nonetheless, talaga, Johnson, hindi talaga tayo nagkukumpiyansa. Maski modified general we still require use of the quarantine pass para mahati ang tao. Yung quarantine pass na mag-end ng odd numbers, sila lang ang makakalabas ng MWS. Tapos yung quarantine pass na mag-end ng even number, sila lang rin ang makakalabas ng TTH Saturday. Opo, para opo. Mahati ang tao, Johnson, ang enforcement, ang implementation, medyo magaan-gaan sa ating mga authorities sa PNP at saka mga multiplier forces. Opo. Mayor, considering ho na... one of the reasons na medyo... Opo, considering ho na dati, ang Cebu City ang isa ho sa mga talagang naging problema ho sa dami ng COVID cases, saan ho nagsimula na mas maging masunurin o sumusunod ang inyong mga kababayan ho dun sa minimum health protocols? Kaya ho bumaba ng ganyan na inyong COVID cases? Paano nag-implementation? Yes, Johnson. It is a combination of many factors. First is the help and support of the national government. Yung IATF, pinadala dito si Secretary Simato, si General Feliciano to help health officials pag-implement ng firstly. Alam mo, Johnson, kaya maaga kaming nag-surge. Kasi as early as March, kami siguro ang pinakauna na nag-implement ng massive testing. Nag-acquire kami kagad na 30,000 kits. So, sabi nga ng mga kaibigan natin, bakit kayo nag-massive testing? Maski asymptomatic lahat tinitest namin, sabi ko naman. Sabi nila, bakit tataas mo yung positive marami ninyo? Sabi ko naman, of course, because we have to search and look for that invisible enemy. So, as a result of that, ang dami nating nakita na mga positive asymptomatic. So, immediately, as early as the last week of March, nagkaroon na kami kaagad ng barangay isolation centers. We have 52 isolation centers. Awa ng Diyos ngayon, na-reduce na lang namin ng 4 kasi because wala nang masyadong mga cases na It's a combination of many factors. Of course, tulong ng IATF, yung nandito sila si Secretary Simato, tulong ng ating mga barangay officials, naging very strict, naging very compliant, at saka of course, yung massive contact tracing natin. We have 130 contact tracers as of now, at saka
of course, yung strict implementation Opo. Ng ating mga minimum health requirement. Mayor, hindi ho ba mas mahirap na i-handle ang isang community na nakasailalim sa MGCQ? Dahil kami ho din sa Metro Manila, naka-GCQ, ay ubod ho ng hirap na i-handle ang situation. Lalo kung higit kaya na kami maisa sa ilalim sa MGCQ. Diyan ho sa inyo, based on your experience, hindi ho ba mahirap pagka naka-MGCQ? Alam mo, Johnson, regardless of the classification, it is never easy. But we really have to do, we have to have a very intense coordination, collaboration, especially sa ating mga authorities. We have a very effective mga police officials dito na malaking tulong talaga nila. At saka yung ating mga city health, ating mga health workers. Yes, it is never easy. But we kept on reminding our people here that mas nag-MGCQ tayo, lalong dumadami ang nakalabas, but we should be more vigilant. It's never easy, but awa ng Diyos, of course, with the never-ending support of the Philippine National Police dito, awa ng Diyos, we were able to really continue with the flattening of the curve. As I've said, ang ating recovery dito is 89.45% at saka yung mga latest natin, tag-dalawang figures na lang yung as of yesterday nga, 12 cases lang ang nadagdag, zero mortality. It is never easy but we will never be complacent. We do our best. Kami dito sa Cebu, we're trying our best. Combination, ang ating mga barangay officials, of course, very important talaga sila. We have 80 barangays. And we have more than 1 million residents. Mm-hmm. Kaya we continue to do our best na yung minimum health requirements. Opo. Kumusta ho, Mayor? As a matter of fact, Johnson, maski mayroong mga ibang areas of concern na pwedeng buksan, like for example, yung mga theaters, ganon, hindi pa kami nagbubukas dyan. Ang amin ditong transportation, hindi pa kami nag-traditional jeepney because according to LTFRB, sufficient pa ang number of vehicles na tumatakbo ngayon dito, yung mga modern jeeps. Opo. Because as I've said, ang ginagawa talaga namin, we divide the number of people that can go at the one time dito sa ating sa ating streets. Kasi sa, as I've said, ang makalabas Mayor ng MWF, yun lang mga odd numbers ang quarantine pass. Opo. Sa negosyo ho, Mayor, mga ilang porsyento ho ang nabuksan na dyan sa Cebu City ngayon ho kayo naka-MGCQ? Ang mga businesses? Opo. Yeah, mayroon na kaming mga 60-70%. Mm-mm. Alin na lamang ho ang hindi pa pinapayagan sa ngayon? Of course, itong theaters, itong mga concerts, itong mga, of course, yung mga may mass gathering at saka yung ating nakaganda dito, no? Alam mo, marami kaming simbahan dito kasi very religious man itong mga taga Cebu City. But we maintain the 50% for its religious service regardless of the Catholic, Protestant, INC. We were able to strictly implement yung social distancing. Because we have a very effective, mayroon akong naka-in-charge dito, si Councilor Philip Safra. And we are constantly coordinating with our religious officials in the entire city of Opo. Cebu. Last na lang ho, Mayor. Kayo ba may restrictions pa o tinanggal ng lahat yung pag-uwi ng inyong mga kababayan under the Balik Probinsya program ng gobyerno? Pwede na umuwi ang lahat ng taga Cebu anytime na gustuhin po nila? Yes, mayroon, pero mayroon na kami pagdating dito, we will require them to have immediate swab testing para masiguro talaga natin na negative sila. But of course, kung makita na positive, they have to be isolated. Opo. Pahabol ho, Mayor, kumusta ho ang preparations ninyo para sa sinulog by January? Paano po yun? Well, of course, that would depend on the quarantine requirements. Depende yan, but kung magpatuloy itong quarantine restrictions, then of course, parang hindi natin kasi, of course, pag may sinulog, mayroon mang mass gathering. Opo. So,
But we are preparing, we tasked the vice mayor to head the preparation. So that would depend kung medyo gaganda ang takbo, we can go back to new normal. I think we can celebrate. But if not, we still have to adapt and comply with the minimum requirements in accordance with the quarantine condition sa bansa at sa ating lugar. All right. Mayor, maraming salamat po. Daghang salamat po, Mayor. Ingat po kayo. Salamat rin. Thank you very much, Johnson.